ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paano masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, ng kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sa salmo ay pinahayag ng Diyos, maupo ka sa kanan ko at ang iyong kaaway ay aking gagawing tuntungan mo. Ang tagapagligtas na gaganap sa mga gawain ni Haring David ang siyang tinutukoy ng salmo. Ito ang hamon ni Jesus sa mga Hudyo na nag-iisip na anak ni David ang tagapagligtas. Ang makita nila siya bilang tinutukoy na anak ni David. Nasa mga Hudyo na ang pagpapasya kung maniniwala sila. Ang kaharian ni Haring David ang pinakamalaking kaharian na natamasa ng mga Hudyo. Pinakamagaling na mandirigma si David at siya ang sumakop sa maraming bansa. Dahil sa kanyang husay sa pakikidigma, naghintay rin ang mga Hudyo ng isang haring katulad niya na lalaban at tatalo sa mga Romano. Ngunit iba ang kaharian ni Jesus. May paliliwanag lamang ang paghahari ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, pagpasa ng krus, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Pagsasagawa. Nang dinakip si Jesus sa lugar ng Getsemani, pinagbawalan niya ang kanyang mga alagad na lumaban. Ano kayang nangyari kung lumaban ang mga alagad? Paano mo hinaharap ang mga kumakalaban sa iyo?